Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Maine and Alden Perrin ngayong umaga na to. But before that, nais ko magpasalamat muli sa inyong walang sawa po support sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So sa pagtahimik po ni Maine Mendoza over 2 days ago, it almost si Alden naman ang nagpaparamdam ngayon sa social media after nung sunod-sunod na paramdam ni Maine Mendoza sa pagtahimik noon ni Alden Richards. So eto naman, ngayon naman si Alden ang palagi po nagpo-post sa social media. So kagabi, meron pong 40 na inatinan po si Alden Richards kasama po ng ilang po mga kapuso stars. So kasama po ng mga executive po ng kanyang mother network. And also guys, binigyan pa nga ni Alden Richards ang mga executive ng flowers. Ayan, bouquet of flowers na makikita natin dyan. So isa po yan sa paggalang din po ni Alden Richards sa mga pagkikita po mismo ng mga executive and then yung mga ilang from Kapuso stars. So siguro inabot na sila ng gabi kasi nagkaroon pa ng 40. Which is parang si Alden Richards, si Michelle D yung kumakanta po dyan guys. Makikita natin yung mga pictures and videos na sinashare po natin dyan. So nangyari po yan at happenings po kagabi after niya na magkaroon din po ng isang event, special events with Daddy V and Lizam kasama po si Mama Ten. Apat po sila na makikita natin dyan guys. Lahat po ng kaganapan na makikita natin is lahat po yan is kaganapan po kahapon. So halos magkasabay nga daw po nagpakita po si Maine and Alden, or parang sinasabi po ng Alden Mission na sabay daw pong umuwi mismo galing ibang bansa. Yun po yung talaga yung sinasabi po at pinagdidiinan po nila. And since yun talaga, so masasabi po natin yun po talaga yung paniniwala po ng True-Blooded EDN at Alden Mission, and respect po natin po yun. So sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya po paniniwala po yan. Bawal tumawid po sa link po ng Alden Mission because talagang sasagutin po nila kayo at lalabanan po nila kayo kasi una sa lahat itong mga ganitong posts for all the nation. So may dalawang admin po ngayon na pinag-iinitan po ng netizen, and almost nadrug na rin kasi yung pangalan po ng Katiel, which is dapat talaga hindi na nagda-drug po ng ibang name. So sabi nga ng ilang Aldo Nation, huwag na tayo mag-mention ng ibang name ng girl because talagang sinabi na ni Maine Mendoza yan na dapat tigilan na po yung pagda-drug po ng name about po dun sa issue kasi marami na po nadadamay. Isa nga po doon sa mga sumagot po doon mismo sa false Aling Mila Kambal is si DJ Jaiho. So hindi niya daw titigilan si Aling Mila dahil una sa lahat sinabihan niya po eto through the false po of Aling Mila Kambal dyan po sa kanyang Twitter account. So ito po yung pinost po niya. So talagang tinagtad po siya ng mga fans po ng Katniel because talaga namang masasabi po natin meron talagang wrong sa post Aling Mila. Kasi una sa lahat guys, dapat hindi na talaga siya nagsalita ng ganito, diba? Kasi hindi naman talaga niya alam kung ano po talaga yung pangyayari kay Katniel, diba? Kaya talagang susugurin talaga siya ng mga fans po ng Katniel, diba? So nababasa ko doon, puro masasakit na salita po yung nasasabi na tatanggap po ni Aling Mila. And also guys, yung DJ Jaiho ba yun, yung sumasagot kay Aling Mila, hindi niya daw titigilan si Aling Mila hanggat hindi niya natutuntun. Ayan, so kasi una sa lahat guys, parang siya talaga yung kanang kamay yata ni Katniel, ni Catherine Bernardo. So sinabihan kasi ni Aling Mila na malandi daw po itong si Catherine dahil nilalandi daw po si Alden Richards. So parang ganun po yung pagkakapospon niya na gaya po ng nakalagay po dyan, which is dapat huwag na tahanting sabihin yung mga ganito. Talagang umu-over na marami na po madadamay po sa issue po mismo netong si Alden tsaka si Maine Mendoza. Kung nakikita man ni Maine Mendoza tong post po na to, talagang ida-direct message na naman po kayo niyan for sure. Kasi wala naman pong kinalaman po ang Katniel o si Catherine Bernardo mismo sa issue na to, pero nadamay po siya, diba? Kaya marami po ang galit po mismo sa fans po ni Alden and Maine, lalo na sa Aldo Nation. Ayan, marami pong galit po ngayon. At isa nga po sa mga sinasabi ko po sa inyo, dapat strict to the point lang tayo, Maine and Alden. Yung mga bashing, yung mga sinasabi po ng mga tao, dapat hindi nyo na initindi, dapat hindi nyo na sinasagot. Which is, dapat hindi na kayo nagpo-post po, nagda-drug po ng name ng ibang mga artist
Diba? Kasi una sa case, kayo lang din po mapapasama sa mga tao, lalo po sa fans po nung mga dinadamay po ninyo. So, yun po yung isa sa mga mali eh. Nagkamali po mismo si Aling Carmel. So, binuran niya na po yung post po niya na yun. So, talaga binlock niya rin po si DJ Jaiho. Dahil una sa lahat, parang sinasabi ni DJ Jaiho na hindi niya talaga titigilan itong si Aling Camila Campal. Pero at the same time, ganun pa man, ang pinaniniwalaan po ng True Blooded ADN at Aldo Vision, respect na lang po natin. Kasi nire-respeto din po nila yung paniniwala po ng ibang tao. Kaya, o ibang fans, o ibang maniniwala po na kay Aldo and Main, na may ganyan, na walang ganyan. So, respetuhan na lang daw po natin yung kanilang bawat isang paniniwala. Diba? Kasi, una sa lahat guys, habang pumatagal tong issue na to, lalo pong lumalala siya guys. Sobrang ang dami na talagang nadadamay guys. So mga ka-Aldab Nation, sana is talagang dumating na tayo sa point na tumigil muna sa pagsagot po sa ibang mga tao, sa ibang mga fans, sa ibang mga ano. Kasi batay talagang halos madadamay talaga. Miski si Alden Richards, marami pong nadatanggap na masasaktan salita pero dinedead ba niya lang. So pinipilit po siyang magsalita kasi si Main like always po yan nagsasalita every time na gusto pong paaminin. And then at the same time guys, marami po siyang gustong sabihin and nasasabi niya naman po. And si Alden Richards talaga lagi puntikan po yung bibig po niya. So lahat po ng negative na mga salita natatanggap po ni Alden Richards ngayon sa social media, which is sa pananahimik po niya, sa pananatili niyang tahimik, is talagang marami po ang talagang pinipilit po siyang magsalita mismo sa harap po ng mga adoption. So yun lang po yung isa sa mga kapagpatigil po mismo sa usapan po na to. Kaya dapat talaga si Alden Richards, kung talagang magsasalita po siya, dapat mismo sa harapan ng fans para matigil na po ang usapan, yung mga galit-galita. And then magpapasko na guys, na more war. And then sana magbahala na lang po ngayong Pasko, diba? So ayun, sana is talaga may good vibes po kayo. Sana huwag pong puro negative vibes po yung natatanggap po mismo ni Alden and Main. Kasi una sa lahat guys, sa pag-drag po ng mga name po ng ibang fans, talagang mas lumalala po yung parang mas titindi po, lalo na hindi talaga pagsamahin po si Main and Alden sa isang project po na gaya po ng hinihiling po ninyo. So ayun lang guys, thank you and see you for my next video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na and hit maraming yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod pang gagawin mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye guys!